What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong panibagong update dito nga kay Jonah Bells mga kapenyo, kung saan nagyabang na naman to mga kapenyo. Matindi ang kanyang pinost sa kanyang community mga kapenyo, kung saan hinihikayat niya yung mga kabataan na tumalpak. Grabe ka talaga Jonalyn. Kakaiba talaga to si Jonah mga kapenyo, kaya natatawag ng pangit to . Alam nyo mga kapenyo, pagka tayo'y sikat na YouTuber, mas maganda sana kung yung ipinapakita niya yung talaga ang kahangaan siya at tutularan siya ng mga kabataan. Hindi yung tipong magpo-post ka tapos magyayabang ka pa na parang bitin pa sa'yo yung 1 million na sahod sa YouTube. Grabe ka naman, Jonah Bells. Alam mo mga kapenyo, kaya dito hindi na ako magtataka kasi mismong mga fans niya sa Brusco, talagang hindi natuwa mga kapenyo. Kung saan talagang lahat-lahat, karamihan na nabasa ko sa kanyang community channel, talagang binabash siya mga kapenyo. Grabe yung mga pambabas. Meron pa dyan talaga umabot na sa RIP. Meron pa dyan umabot na talagang sinasagad yung pagtira sa kanya o pagbas sa kanya. Grabe mga kapenyo, kung saan hindi rin naman talaga maganda at maraming hindi natuwa sa ginawa nga nito ni Jonah na pagpost niya ng ganon. Anyway mga kapenyo, kahit man sino, kahit man ako, talagang nasurpresa ako at nagulat ako. Shoutout nga lang pala sa utol ko mga kapenyo na si Biahero. Yan mga kapenyo, pakisubscribe na lang din siya mga kapenyo. At mapapanood nyo rin yung kanyang reaction about nga dito kay Jonah. Talagang nga kahit kaming mga katapang supporter, hindi kami natuwa dito sa pagpost niya na to. Kinagulat namin lahat kung bakit siya nakapagpost ng ganun. Wala namang problema magyabang at pagyabang mo yung GTR mo kasi hindi naman sa atin yan, sa kanya naman pinaghirapan yan. Wala tayong pakialam. Kahit sinong tao mga kapenyo, walang pakialam sa mga na-achieve mo o mga gamit na gusto mo. Pero yung hihikayatin mo yung mga kabataan para tumalpak sa sabong, talagang grabe to mga kapenyo, talagang hindi to nakakatuwa. Alam nyo, kahit ako mismo mga kapenyo, hindi talaga ako natuwa dito sa pagpost ni Jonah. Unang-una, napakayabang. Pangalawa, kaya talagang natatawag to ng tambay na pangit dahil nga sa ginagawa niyang kalaguhan. Alam nyo, hindi talaga nakakatuwa pagka ganyan na yung inaasal ng tinitingala natin na YouTuber. Anyway mga kapenyo, huwag na natin patagalin. At ito mga kapenyo, nakuha ko lang lahat ng mga nag-comment doon sa kanya mga kapenyo, iisa-isahin natin, ihimay-himayin natin mga kapenyo kung paano siya binas nito mga kapenyo, at unahin muna natin yung kanyang post. At ito mga kapenyo, nag-post si Jonah, naiinis ako, maliba naman may milyon ako, parang gusto ko na tuloy bumili ng Lamborghini Aventador, sabay meron sa ibaba na kung gusto nyo dumami pera nyo kagaya ko, ito ay yung link, mag-register kayo. Grabe mga kapenyo, parang ang labas dito mga kapenyo, hinihikayat mo talaga yung mga kabataan na tumalpak. Napakamali. Kasi unang-una mga kapenyo, meron ka ng sahod Jonah. Milyon na ang sahod mo. Bakit hindi ka na lang manahimik na mag-YouTube-YouTube ka at sumasahod ka ng milyon at bigyan mo ang pamilya mo at tumulong ka? Wala naman kaming pakialam sa pera mo. Pero ang sinasabi namin dito, hindi naman masama na ipakita na tumulong ka sa mga kapwa-tao natin na naghihirap ngayon, na dumadanas ng pandemic. Hindi nyo pa ba yan na rinig dito sa reaction video ko? Ilang beses ko na yan sinabi dito, Jonah Bells. Alam mo, sa totoo lang, okay na sana kayo sa akin . Hindi ko na kayo gaano ginagawa ng reaction video. Katunayan nga, yung last na ginawa ko sa'yo, talagang lap trip lang tayo doon. Talagang nagpa-good vibes lang tayo. Pero dito, Jonah, hindi ako natutuwa. Kasi unang-una, inihikayat mo talaga yung mga kabataan. Isipin mo, pagka nalulong yung bata dyan, sinasabi ko sa'yo, talagang kawawang-kawawa ang mga magulang nito, maghihirap talaga sila at mababaon pa sa utang mga kapenyo. Isipin mo yon Jonah, yung mga masisirang kabataan, syempre umiidolo sila sa'yo, idolize ka nila dahil isa kang sikat na YouTuber, tapos hihikayatin mo sila na magsabong. Grabe mga kapenyo, kahit man sino hindi matutuwa. Alam nyo mga kapenyo, pag nabasa pa ng ilang magulang to, talagang hindi matutuwa dito mga kapenyo. Kasi unang-una syempre yung mga kabataan, madaling utuin yan madaling padamahin yan mga kapenyo. Lalo na pagka yung bata may kaya sa buhay o may pera talaga, na merong pantalpak at natuto na mag-register ng ganyan, natutong tumalpak. Diyos ko Lord, sabi ko sa inyo mga kapenyo, ubus-ubus talaga ang pera niyan. Maniwala kayo sa akin. Pera na lang doon sa mga marunong mag-control talaga ng sugal. Kasi meron iba't iba tayong mga tao. May iba-iba rin tayo skill. Meron mga tao marunong mag-control sa sugal. Meron mga tao na sub-sub sa sugal. Ang masakit dito, yung masub-sub sila sa sugal.
at maibenta pa yung ari-arian, maibenta pa yung ibang makagamitan. Dahil mga kapenyo, alam nyo mga kapenyo, naranasan ko rin yan. Nagkasino rin ako nung araw mga kapenyo. At nalulung din ako sa sugal na yan, sa masamang bisyo na yan. At naranasan ko mga kapenyo, maaya ng barkada na maglaro ng ganyang kasino. At maglaro ng mga sabong na ganyan. Alam mo mga kapenyo, wala talagang maidudulot na maganda yung sugal. Aniwala kayo sa akin mga kapenyo, kasi ako, hindi ko itatago sa inyo to. Nadaranasan ko na talaga yan. Grabe, kung inaakala nyo na makukuha nyo dyan ay malaking pera, kung inaakala nyo easy money yan, pinadadama lang kayo. Kaya huwag kayo maniniwala talaga. Sa umpisa, pananalunin ka nyan, 200,000 kalahating milyon o magkano man yung pinusta mo. Pero pagbalik na pagbalik mo, sigurado, kawawa ka. Lalo ngayon, digital na ang mga sugal. Online sabong, kahit mismong nasa bahay mo, nakadikit ka na. Biruin mo, magta-type ka na register, online ka na agad. Tapos pag may pera ka ron, cash in, pwede ka na agad magsugal. Isipin nyo yun mga kapenyo, marami lalong malululong. Kawawa ang mga kabataan dito mga kapenyo. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, Jonah, pinakamaganda na lang sana ang ginawa mo yung katulad ng mga vlog nyo noon. Mas nakakatuwa pa. Kasi sa totoo lang, yung mga vlog ng Brusco Bros nung araw mga kapenyo, napakaganda, gumagawa lang sila ng mga drama, love story, tapos nagpapatawa sila. Pero ngayon mga kapenyo, iba ang pinapasok nila. Sugal. Grabe, kawawa ang mga kabataan dito mga kapenyo. Alam mo mga kapenyo, sa Battle of YouTuber naman, nakakatuwa lang siya. Okay naman siya pagpustahan kasi nandun yung mga iniidolo natin na mga YouTubers na maglalaban, magbo-boxing, magba-basketball, nakakatuwa. Pero itong sabong, ipapasok mo pa, manok mismo, hindi talaga maganda mga kapenyo. Ako na nagsasabi mga kapenyo. Kaya dito mga kapenyo, basahin naman natin yung mga ilan-ilan nga na nag-bash dito kay Jonah. Ang sabi ni Shoutout Imba, mas masaya pa nga noon nung nagsisimula sila kasi dami nilang napapasaya. Ngayon, puro yabang, sabi nga nila, mag-iiba ang tao pag nakakahawak na ng pera. Tama. Alam mo, sa totoo lang, Showbox Imba, may punto ka. Sa totoo lang, napakaganda naman talaga ng mga content ng Brusco Bros nung dati kaysa ngayon mga kapenyo. Kasi ngayon talagang unti-unti ko napapansin na parang iba yung ginagawa nila sa YouTuber. Dahil nga mga kapenyo, talagang pinapasok na nila yung sugal dito. Alam naman nila na maraming humahanga at tumitingala sa kanila mga kabataan. Yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi. Sana maiwasan to mga kapenyo. Sana talaga maksyonan ka agad to ng ating gobyerno. Makita to mga kapenyo na hindi pwede yung ganito. Kung libangan lang na battle of YouTuber, mga YouTubers maglalaban or mga basketball na pupustahan mo, yun siguro pwede pa accepted pa yun. Pero yung sabihin mong manok na sabong, papasok na rito, para kang naglaro sa kasino ng baccarat niyan mga kapenyo, kasi meron o wala. Dalawa lang pagpipilian mo dyan mga kapenyo, matalo ka o manalo ka. Sabi naman ni Yanyan Francisco, tama Lods, yumabang na ngayon Brusco Bros. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng Brusco talagang mayabang. Meron ilan pa rin sa kanila na matitino at meron pa rin ilan sa mga Brusco Bros na alam yung ginagawa nila. At dito parang feeling ko sa ibang Brusco Bros nalalason yung kanilang isipan dahil sa pera mga kapenyo. Alam nila na meron mga umaidolize sa kanila na mga kabataan at alam din nila na ang kabataan madaling mauto dito sa mga ganitong larangan na sugal. Sana iwasan to ng Brusco Bros kasi hindi talaga nakakatuwa. Hindi ko nilalahat ng Brusco Bros mga kapenyo, pero ang nice ko lang sana iparating dito sana iwasan nila yung ganito kasi talagang kawawa yung mga kabataan na malululong talaga dito mga kapenyo. Sabi ni Gangstar Vegas Kid, balang araw may consequences din yung ang ginagawa mong mali kapatid. Tandaan mo yan. God bless na lang sa inyo lalo na sa magiging pamilya mo. Uy! Nako! Talagang yung salita nito ni Gangster Vegas may laman talaga to mga kapenyo na oo, sa totoo lang buntis yung asawa ngayon ni Jonah mga kapenyo. Kung saan hindi maganda talaga yung ganito para sa impluensya ng mga kabataan. At pangalawa mga kapenyo, syempre ayaw naman natin idamay dito yung asawa ni Jonah dahil nananahimik yon. Pero may consequences talaga sa mga ganito. Ika nga nila mga kapenyo gumawa ka na ng kabutihan habang nandito ka pa sa mundo. Kasi pag puro kasamaan ang ginagawa mo o kung ano-ano yung ginagawa mo mga kapenyo, pagdating mo sa itaas, dyan mo lahat pagbabayaran yan. At saka napakahirap ng salitang karma mga kapenyo. Tandaan nyo yan mga kapenyo. Dibali nang wala na lang ganyan. Kasi alam mo ako mga kapenyo, sapat na ako kumita ng hustong pera lang na sahod. Hindi ko kailangan ng milyon-milyon na sahod mga kapenyo. Tapos hindi ka pa makontento doon sa milyon na sinahod mo. Yun nga, nagpost pa to si Jonah.
Grabe mga kapengyo, isipin mo, milyon na yun, napakaraming tao na naghahangad ng pagkapera ng ganyan mga kapengyo. Paano na lang nga yung sinasabi ko pa ulit-ulit dito sa reaction video ko na nangangailangan ng tulong na dumadaan ngayon sa pandemya. Tapos yung mga may sakit, oo, sinasabi na ng mga Brusco fans nyo na tumutulong nga daw kayo at kinakaltasan yung pera nyo ng 10% kada buwan. Oo, sige na, tumutulong na nga kayo. Pero ano ba naman, Jonah, yung ipakita mo lang sa mga tao na tutulong ka talaga, diba? Ano ba naman, yung konti lang, itas lang, konti lang, kapatid, para naman na makita namin mga tao na talagang tumutulong ka. Hindi yung pang sarili lang na ginagawa nyo, puro pang makasarili lang yan. Isipin nyo, milyon na yung sahod nyo, hindi pa kayo natuwa. Nangaaya pa kayo na magsabong yung ibang kabataan? Wow! Sabi ni Biwi Tukmol TV, bili mo ng bigas, boss, tapos pamigay mo sa kapuspalad. Nakaiwas ka na sa inis, may upuan ka pa sa langit. Very well said, Biwi Tukmol TV. Very well said talaga. Sa totoo lang, mga kapengyo, kahit na konti lang ang bilin mo, boss Jonah, yan, tinawag na kitang boss, ha? Kahit konti lang, nihabi ko sa'yo, magbalot ka lang ng konting bigas, dilata. Parang yung ginagawa ni Senator Manny na nagbibigay lang ng ganun, no? Saka nasa sa'yo naman yan kung magkano yung kukunin mo sa pera mo. Dahil sinabi ko pa ulit-ulit dito, pera mo yan. Pangalawa, hindi kami naiinggit sa inyo. Ang sinasabi lang namin dito, tumulong naman kayo kahit papano. Hindi naman masamang ipakita dito siguro yan, mga kapengyo. Hindi naman siguro kayabangan yan. Bagkos yung mga naiinis sa'yo, eh matutuwa pa sa'yo lalo, Jonah, sa ginagawa mong kabutihan. Tama nga ang sabi nitong nag-comment sa'yo. Meron ka pang espesyal na upuan sa langit pagdating mo dun. Sabi ni Finland Kain, ulol, kahit maraming pera, walang gagaya sa'yo, puro kayabangan. Talaga naman, totoo yung sinasabi nga nito ni Finland. Alam nyo mga kapengyo, pag puro tayo kayabangan, eh talagang sa totoo lang, walang iidolo sa'yo, walang susunod sa yapak mo. Kasi puro kayabangan, puro sugal ang pumasok sa kukote nyo. Iwas-iwasan nyo yung ganyan. Diba pa ulit-ulit ko sinasabi, walang problemang magyabang kayo kasi pinaghirapan nyo yung pera na yan. Pero ang sinasabi ko lang, kung papasukin nyo pa itong sugal para sa mga kabataan, eh napakapangit talaga. Sabi naman ni Shane Martinez, marahil di alam ng karamihan na marketing strategy ito. Pero bilang taga-subaybay nung nagsisimula pa lang ang Brusco, na dating masaya lang lahat, napalitan ng pagyayabang na anong meron sila. Ayun yung totoo. Ay nako, talaga sa totoo lang, totoo naman talaga na nung araw mas maganda pa yung mga YouTubers katulad nga nila Idol Will Dasabich, na talagang alam natin na puro lang Kong TV, puro lang talagang nagbablog mga kapengyo. Eman Minedes, yung ating inisa sa iniidolo na pumanaw na, RIP sa'yo Idol Eman. At ganito na lang din kay Lloyd Cafe Cadena mga kapengyo. Talagang eto pure na iniidolo lang natin dahil makikita natin yung skill nila at galing nila sa pag-YouTube. Kumpara nga dito sa Brusco, magaling din naman sila mga kapengyo at maganda rin yung pinapakita nila dati. Pero ngayon mga kapengyo, tama nga itong mga fans nila. Hindi na rin natutuwa sa kanila. Ryan Channel, sana maisip mo rin magdasal sir bago matulog dahil baliwala lang yan lahat ng meron ka. God bless. Oo naman talaga sir Ryan at napakaganda rin ng komento mo nga dito kay Jonah. At sana talaga mabasa nga ni Jonah to at matuktukan ang ulo nito ni Jonah at matauhan siya sa mga pinagagawa niya. Sabi naman ni Tanchot Ibora, kaya lahat ng nag-aalok ng mga vlogger sa talpakan di ko pinapalaw kasi gusto nila sila lang ang yumaman. Huwag suportahan ang ganitong tao na makasarili. Yun ang nasa isip nila. Sila lang ang gusto yumaman kahit maghirap ang kababayan. Pweh, shit, sobrang sakit nito mga kapengyo. Napaka very well said Tanchot. At sa totoo lang mga kapengyo, eh talaga naman, nakikita naman natin to mga kapengyo na parang dito ay lumalabas, nagiging makasarili sila talaga. Gusto lang nila sila yung yumaman. Yung mga kababayan nila, di bali na maghirap, bahala kayo dyan. Napakapangit na impluensya mga kapengyo para sa mga kabataan to. Sobrang nakakalungkot lang mga kapengyo, pero sana wag sanang magalit sa akin lahat ng mga Brusco Bros dito at sana marinig nyo lahat to sinasabi ko at sinasabi nitong mga nagko-comment sa inyo Brusco Bros na sana ibahin nyo na yung estilo nyo. Wag nyo lubugin yung mga kabataan na walang alam.
alam. Napakawawa lang sila. Dahil itong mga kabataan na to, pag naghirap to mga kapenyo, eh wala naman iba tutulong sa kanila kundi sarili lang din nila. Huwag sana kayong maging makasarili, Jonah. Backyard Vlogs TV, dinikit mo pa yung pera sa mukha mo. Mas pumangit ka tuloy lalo. Mas gwapo pa pera sa'yo. Shit! Sakit mga kapenyo. Grabe! Isipin nyo mga kapenyo. Itong mga binabasa ko na nag-comment na to mga kapenyo, ito yung mga nag-comment sa post nga nito ni Jonah mga kapenyo. Kung saan kagabi lang niya pinost mga kapenyo at halos sa 100% talagang halos 5% o 3% na lang yung mga kumakampi sa kanya. 95% ng mga nag-comment talagang binabas talaga siya at tinitira talaga siya mga kapenyo. Alam mo kung bakit, Jonah? Bakit ka tinitira ng mga to? Kasi walang natutuwa. Nakikita na nila yung kagaguhan na ginagawa nyo na hindi talaga maganda para sa mga kabataan to. At talagang sobrang pang makasarili lang tong ginagawa nyo. Kayo lang talaga yung gusto nyo yumaman. Ay, milyon na pala yung sinasahod mo. Hindi, patayo mo na yung bahay ng nanay mo na hindi pa tapos. Hindi naman ako saan nakikialam, pero dapat inuna mo na muna ipatayo yun bago yan bibilin mong Lamborghini na naman, di ba? Hindi kami naiingit sa'yo. Walang naiingit sa'yo. Tandaan mo yan, Jonah. Kahit sino dito, hindi naiingit sa'yo. Kaso lang, may napupunat, may napupuna kasi kami at may nakikita kami sa'yo na hindi na maganda. Nakikita namin, parang nalalaso na yung utak mo ng pera. Which is napakapangit na malaso niyang utak mo ng pera kasi walang mabuting idudulot yan. Tandaan mo yan, huwag kayong magpasilaw sa pera dahil walang na idudulot yan sa tao na maganda. Bagkos, ang kapalit niyan ay karma pa at hindi pa maganda pag napunta kayo sa itaas. Anyway mga kapenyo, sana meron na naman kayong panibago natutunan na aral dito about nga rito sa ginagawa ni Jonah mga kapenyo. At kung kayo, sa tingin nyo ay mali yung mga nasabi ko ngayong araw dito para kay Jonah, i-comment nyo lang down below mga kapenyo kung ano rin ba ang opinion nyo kung bakit yung mga tao na mga iba fans na nila nagagalit nga dito kay Jonah sa mga pinagagawa niya. Ano sa palagay nyo mga kapenyo? Tama ba tong ginagawa niya o mali? O tama ba ako o maling mali ako? Comment nyo lang yan down below mga kapenyo at babasahin ko lahat yan para sa inyo. Anyway mga kapenyo, kita kasi na lang tayo ulit sa mga next reaction video ko. Bye bye! Take you there.